ulit sa aking channel. Panibagong video, panibagong kaalaman na naman kasama ako. Sa mga bago lang po sa aking channel, ako po si Grace. And kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, please do subscribe, like, and share na din po. And guys, please follow me on my Instagram and Facebook page. Ilalagay ko po yung link sa description box. So for today's video po, ang gagawin natin ay magre-repa tayo ng 10 klase ng sansevieria na makikita dito sa aming garden. Ang tawag po dun ay sansevieria, snake plant, mother-in-law's tongue, yun po yung isa pang tawag dun. Magre-repot po tayo dito sa plastic pot para mas presentable and mas mahal nating maibenta ang ating halaman. So, umpisahan na po natin. So guys, kumuha ako nito yung mga namatay yung mga halaman kasi meron tong halong soil and bulok na yung kanyang rice hull. Ito kasing nandito, hindi pa masyadong bulok, so hahaluan natin siya. Ayan. Taktak lang natin yung yung kinuha kong bulok na nabulok yung halaman or natuyo, namatay. So, ayan. Kailangan din po kasi ng ating halaman ng lupa. So, yan. Tapos, ito yung ating plastic pot. Paghahaluin lang natin to guys. Doon po sa nag-comment na gumamit ako ng gloves, hindi po kasi ako nasanay na gumamit ng gloves. Mahirap po kasi. Minsan po ay mas malaki pa yung gloves kesa sa kamay ko. Kaya kamay na lang, kinakamay ko na lang po. Ayan. Okay na siya. Ito po ay rice hull and topsoil. Ayan guys, oh. Basa po. Tapos ito yung ating plastic pot. Lagyan muna natin siya ng sa ilalim. Ayan. Ayan po. And ito yung una-unang sansevieria na itatanim natin. Ayan. May ugat din siya. Hanggang ganito. Tanim natin dito. Maganda po ito sa indoor. Pwede natin silang painitan ng after 2 weeks. Pwede po. And sa pagdidilig naman, pagtuyo na yung soil nila, saka lang natin po sila didiligan. Gusto rin po nila na will drain yung yung lupa na ating gagamitin para hindi sila maistakan ng tubig. Ayan. Mas mukhang presentable na yung ating sansevieria and medyo mahal na yung ating bentahan pag nakaganito na. So, ilalagay ko na lang po yung kanilang pangalan, yung specific na pangalan nila sa screen. Hindi ko rin po kasi ganun kaalam kung anong tawag dito na sansevieria. And ito naman, pangalawa. Lagay ulit tayo. Ito. Iba rin po ito. Natin to kasi hindi naman siya kasya sa sa paso. Tanggalin natin gamit tayo ng gunting. So, ito po ulit yung pangatlo na nating pot. Lagyan natin dito. Ayan. And
Ito guys, bakularis ito. Yan. Meron na rin po akong ginawang video kung paano mag-propagate ng bakularis. Yan. Ka-family rin niya yung mga ibang Sansevieria. Sansevieria din po ito. Sansevieria bacularis. Ayan. Kita nyo? Ayan. Lagyan natin dito para mas presentable. Ayan po. Ayan. Papalitan natin to. Ayan. New roots po itong mga mapuputi na roots. Marami po akong ano video about Sansevieria. Sa mga hindi pa po nakakapanood, ilalagay ko po yung link sa description box para inyong mapanood. Ito naman po oh, maganda. Ito din yung pinakamaganda sa kanila. Ito po yung Moonshine Sansevieria. Tanggalin mo. May new roots na din po siya. Ayan, yung mga puti-puti. Ayan, new roots na po yan. Ganda. Tapos ililinisan na lang po natin mamaya yung kanilang leaves. Basa masyado, so hindi na natin to didiligan after natin magtanim. Usually po kasi kapag ako'y nagtatanim and tuyo yung ginamit kong ano, mix soil, dinidiligan ko po. Eh, pero ngayon, basa naman yung ating ginamit, so hindi na lang natin muna siya didiligan. Ito, maganda rin po ito. Whale fin. Sansevieria. New roots. Ang dami niyang bagong gut. Dati po, yung Sansevieria, hindi namin pinapansin. Nito lang pong nag-lockdown. Bigla pong ano, naging in demand ang Sansevieria. So, kaya halos lahat, yung mga pinapabayaan ng Sansevieria, ayun, kinukuha na nila kahit yung mga nasa kalsada. And, binibenta po nila ito online. Ganda po. Dwarf po ito, dwarf. Sa mga nagtatanong po kung pwedeng bumili ng halaman sa amin, pwede naman po kayong bumili. Yung around Oriental Mindoro lang po. Kasi sa ngayon, hindi po nagsiship ang kahit anong padalahan ng halaman. Kasi madami po kasi nagre-reklamo na nabubulok ang kanilang mga halaman. So, hindi po kami nagpapadala. Sa mga malalapit naman po, pwede po kayong pumunta dito sa amin. Ito. Ito yung nakikita nyo rin po pangkaraniwan. Ayan. Pero kapag nasa paso na po ito, doon yung makikita ang ganda ng isang halaman. Hindi pa kasi ma-appreciate
kapag nandito sa plastic. Dwarf din po ito. Ang dami ninyong mga babies. Ito. Ito. Hindi ko na po tatanggalin yung kanyang ano, lupa. Dadagdagan ko na lang. Dwarf. Tinatawag din po nila itong bird's nest. Diba po magre-repa tayo? Naka-plastic sila. So, ang gagawin natin, hahawakan lang natin dito. Paikutin natin. Pisiin lang natin. And, dito natin hawakan. And, taktak natin ng ganito. So, ayan. Buo pa po yung kanyang lupa. And, kita nyo po yung new roots. Ayan, kulay white. Hindi ko na po tatanggalin yung kanyang lupa. Ididirect ko na po siya dito. Ayan. And, dagdagan na lang po natin siya ng lupa. Again guys, ang mga Sansevieria ay low maintenance. Gusto nila ng hindi direct sunlight, pero okay lang din naman po sila kapag nasisikatan ng araw. And ayaw po nila ng over water. Ayan. So guys, yan na yung ating Sansevieria. Ayan. Ililipat ko siya guys doon sa lagayan, tapos papakita ko sa inyo kapag naka-display na. Ako ng timba na may tubig and lilinisan natin yung mga paso. A few moments later. Okay na guys, yung aking mga nilipat. Again. Dito ko nilagay yung isa kasi masyado siyang mataas. Ayan. Meron din kaming ibang halaman, may mga silum, cactus and succulents. Ayan. So bago po tayo magtapos, gusto ko lang pong i-shout out si Ma'am Amelita Layog na nanonood from USA and kay Ma'am Didet Mindiola. So doon na po nagtatapos ang ating video. Sana po ay nag-enjoy at may natutunan ulit kayo. And kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, please do subscribe, like and share na din po. And see you on my next video. Bye!